Kauwi na ng bansa si Pangulong Duterte matapos ang kanyang official visit sa Russia. Isa sa mga pasalubong niya ang 620 million pesos business deal na check daw na magbibigay ng trabaho para sa mga Pinoy. Sa kabila nito, hindi pa rin siya nakaligtas sa mga issue ng PNP. Nagbabalita si Jem Abansenya. Balik bansa na si Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang kanyang apat na araw na official visit sa Russia. Sa kanyang talumpati sa Davao, inisa-isa ng Pangulo ang mga kasunduan ng dalawang bansa, kabilang ang 620 million pesos business deal. Umpisa pa lang daw ito ng mas pinatibay na relasyon ng Russia at Pilipinas. This visit generated greater momentum for the Philippine-Russia relations. There is a key element of our trust to rebalance Philippine foreign policy towards independence, balance, and diplomatic agility. Bukod sa mga kasunduan na may kinalaman sa oil at gas, natalakay rin sa official visit ng Pangulo ang patungkol sa Memorandum of Intent para sa nuclear power. Pero ayon sa Pangulo, kailangan pa itong talakayin sa susunod na cabinet meeting. I cannot affirm or deny that because that's part of the proposals. Okay. The hard line would come after I shall have consulted with everybody concerned, including people of the industry affected. Okay. If it's food, then it's agriculture. Okay. If it is energy, then Secretary Cose, he was not with us. Nang mapag-usapan naman ang isyu tungkol sa mga umunoy ninja cops na sangkot sa illegal drug trade, tumangging magkomento ang Pangulo. Pero giit niya, kailangan dumaan sa tamang proseso ang lahat ng sangkot sa isyu, kabilang na riyan si PNP Chief Oscar Albayalde. I have to follow procedural due process and allow him time to answer. The right to be heard. It's given to the criminals, to the kidnappers. It should be given to a general of the Philippine National. Hinihintay na lamang umano ng Pangulo ang resulta ng investigasyon na ipapasa sa kanya ni DILG Secretary Eduardo Anyo. Sa Nobyembre na nakatakdang magre-retiro si Albayalde, pero tikom pa rin ang bibig ng Pangulo kung may napipisil na siyang pumalit sa pwesto ng PNP Chief. Not yet. Ayan ang mahirap. You have to, they call it vet. I have to consult everybody. Maya-maya madapa na naman tapos ako ang magkaroon ng problema. Samantala, muling nangako ang Pangulo na tataasan ang sweldo ng mga guro. Yun nga lang hindi doble gaya sa mga sundalo at pulis. There, it's coming. Ang increases nila. Opo, so, but hindi double. But mas marami ang teachers. My God. Pero nandyan po. Dadating yan. This year. I think it's about the last time they were discussing was about 35, but it could be more. I do not know. Para sa 1PH, Jem Abansenya, News 5.